Umaabot sa higit 100 biyahero ang inaharang sa mga border ng Baguio City kada araw. Nananatiling sarado ang lungsod para sa non-essential travel. Ipinatutupad ng LGU ang mahigpit na border control dahil sa COVID-19 surge na dahil umano sa Delta variant. Sa mga huling naitala ng Okta Research, isa ang Baguio sa mga lungsod na may pinakamataas na arawang kaso habang mataas din ang ranggo ng Benguet sa mga probinsya. Nakikita ng Okta na tumataas ang mga kaso sa buong Hilagang Luzon tulad nga sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, partikular sa La Union at Cagayan Valley, partikular sa Nueva Vizcaya at Quirino. Napapansin din natin, medyo lumalakas naman yung virus pag medyo malamig yung climate o yung weather. Mm-hmm. At siguro kaya rin every ganito, bare months, nagkakaroon na naman ang pagtaas ng cases sa ibang bansa na malalamig. Sa ngayon sa Russia, tumataas yung cases. Tsaka sa Cordillera region na medyo malamig. Pero sa kabila nito, nakikita ng Okta na malaking bagay ang pagbaba ng mga kaso sa Metro Manila. Nasa 2,000 kada araw ang average ngayon mula sa 6,000 noong Setyembre. Posible umanong hindi nalalampas sa 1,000 ang mga kaso bago ang katapusan ng Oktubre at nasa 500 na lang pagsapit ng Nobyembre. Mula sa daily average na 11,000, nakikita ng Okta na bababa sa 10,000 ang mga arawang kaso sa buong bansa ngayong Linggo at patuloy pang gaganda ang sitwasyon hanggang katapusan ng taon. Kung sana mapababa natin mga 400 or 300, parang last year, yung anong situation natin at mga 2,000 cases per day sa buong Pilipinas, posible yan mga yan. So sana tuloy-tuloy na talagang pababa. Wala tayong nakikitang variant of concern ngayon na threatening. In fact, medyo patapos na nga, medyo in pa-endgame na nga tayo sa Delta variant. Ayon sa Department of Tourism, nagbukas na ang turismo sa ilang LGU tulad ng Boracay, Siargao at El Nido sa Palawan. Pero payo ng DOT, mainam na i-check muna ang travel protocols sa pupuntahang lugar para hindi maharang. Meron mga ibang LGU, kahit na MGCQ na siya, ayaw pa rin tumanggap ng turista. So talagang mainam na, una, tingnan muna ano yung mga travel protocols ng LGU. Pangalawa, kung tumatanggap ba talaga sila ng mga turista. May pagpupulong ang DOH at IATF ngayong Linggo para pag-usapan ang mga bagong panuntunan sa bansa. Yan naman din po ang direksyon na ng IATF at ng ating gobyerno na unti-unti nating palawakin ito pong mga sinasabi nating pagbubukas ng ating mga ekonomiya at saka bibigyan natin ng value yung mga fully vaccinated individuals dito sa ating bansa. Kung may dapat bantayan, nakikita ng DOH na tumataas pa rin ang mga kaso at paggamit ng ospital sa CAR, Cagayan Valley, Zamboanga Peninsula at Mimaropa. Michael Delizo, ABS-CBN News.